paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay binahagi ng mga estudyante, faculty at mga trabahador ng universidad o kolehiyong ito. Hindi natin sa kung anong paraan sinisiraan ang pangalan ng prestigyosong eskwelahan na ito. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa iyo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Nasubukan mo na bang maipit sa gitna ng nakaraan at kasalukuyan? Kung hindi pa, pakinggan natin ang isang kwento ng isang estudyante ng CEU na naranasan na ito. Umaga yon, unang araw ng klase ng first year student na ito sa first semester. Dali-daling nag-ayos ang estudyanteng ito upang pumasok sa kanyang unang klase. Dala-dala ang mga gamit. Dumiretso ito sa tinatawag nilang Carmen de Luna Building o mas kilala sa tawag na CDL. Excited pa raw itong pumasok dahil unang araw nga at talagang gustong-gusto nitong mag-aral sa nasabing universidad. Noong mga oras na yon, kapansin-pansing wala pang masyadong tao sa campus ngunit may pangilan-ngilan ng mga pumapasok. Dahil din siguro napaaga ito nang dating kaya't hindi na lang niya pinansin. Hinanap nito ang kanyang classroom at nagulat ito nang may naririnig ng nag-uusap sa loob. Unti-unting tumaas ang kaba nito dahil sa unang pagkakataon ay makikita na niya ang kanyang mga magiging kaklase na makakasama niya ng matagal. Ngunit ang katakataka ay parang hindi Tagalog yung naririnig niyang pag-uusap. Parang Espanyol. Nagtaka lang ito kung bakit. Inisip na lang niya na napakagara pala ng mga estudyanteng nag-aaral doon at kayang mag-Espanyol ng walang kahirap-hirap. Mga nagkikwentuhan pa at tila hindi marunong mag-Tagalog. Nang makarating ito sa pintuan, laking tuwa niya nang makita na isang buong klase na puro kababaihan lang ang nandito. Sa isip nito, mas maganda dahil madali silang magkakasundo ng mga kaklase niya. Umupo ang estudyanteng ito sa gilid malapit sa pinto dahil punong-puno na ang classroom. Napakaraming nagkikwentuhan at nagtatawanan, ngunit wala siyang maintindihan. Isa pang nakakagulat ay ibang-iba ang mga uniforme nito sa kanyang suot. Parang makaluma na hindi niya maintindihan. Nagsimula siyang mahiya at dahan-dahan na lang munang lumabas para i-double check kung nasa tamang classroom ba siya. Lumabas ito nang nakayuko at hindi sinasadyang mabunggo ang isang propesor. Uy! Ay, sorry po. Okay ka lang? Bago ka ba? Ah, opo, kaso hindi ko po alam kasi baka maling classroom po yung napuntahan ko kasi parang iba po yung uniform nila. Nila? Opo, nandyan po sa loob. Hindi din po ata marunong mag-Tagalog. Espanyol? Parang wala ka naman atang kasama sa loob. Sumili pang estudyante sa loob ng classroom. At laking gulat niya nang wala na itong laman.
tahimik at tila hindi nagalaw ang mga upuan. Ay, kanina lang po meron dyan. Anong itsura? Eh, iba po yung uniform eh, parang old style. Parang ganito ba? Ipinakita ng profesor na ito ang isang write-up patungkol sa nakaraan ng CEU noong tinatawag pa lang itong Centro Escolar de Señoritas. Opo, ganyan! Nako, mukhang hindi nabuhay ang mga yan. Doon ka na muna sa mga kiosk dyan sa labas. Tama naman yung classroom mo siguro. Sa maling panahon ka lang siguro napasok. Ang bulwagang ito ang isa sa pinakakilalang lugar kung saan nagaganap ang karamihan sa mga pagtitipon at pagtatanghal sa CEU. Dito nagtatanghal ang kanilang performing arts group at itinatanghal ang kanilang mga pyesa. Dumalo ang isang estudyante sa isang pagtatanghal at sa gitna ng palabas na ito, biglang tumawag raw sa kanya ang kanyang magulang. Kaya't nagpunta ito sa second floor ng hall na iyon para medyo tahimik. Hello ma. Anak, maaga ka bang uuwi ha? Kasi dadating yung mga tito mo. Ah, opo sige. Tatapusin ko lang po muna yung event dito sa school tapos uuwi na din po ako agad. Sige anak. Teka, sino yung kasama mo dyan? Ha? Wala po akong kasama. Ako lang. Eh, sino yung nasa tabi mo? Ang ingay-ingay, parang matandang babae, salita ng salita kanina pa, hindi ko naman maintindihan. Nanlaki ang mga mata ng estudyanteng ito sa kanyang narinig at hindi na pinansin pa ang kanyang ina at ibinaba na niya ang telepono at nagtatakbo na lang ito palabas. Sinasabing baka ang nagtaguyod ng universidad na ito ang bumubulong sa gilid ng kanyang telepono. Dahil namamataan daw itong nagpaparamdam sa bulwagang ito. Pagsapit ng dilim. Maraming salamat sa pakikinig ng ating maiigsing mga kwento ngayong gabing ito. Kung nagustuhan mo ang ating mga kwento, maaari kang mag-subscribe, like, share at comment sa ating video. Kung nais mong magbahagi ng iyong kwento, maaari mo akong i-message sa ating Facebook group na ScreamPH Official o sa ating email address na screamphofficial@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.